Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners, sa ating YouTube channel. Kumusta, kumusta? Ang kapayapaan at habag ng Diyos ay suma sa atin sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa oras nito, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Now, sa araw na ito, ito ngayon ang araw na ating naabot kung February 10, 2023. Sa awa ng Diyos, nakagising po tayo sa ating pagtulog. Binabantayan ng Diyos, mga kapatid. Hindi po tayo kapatid na dali ng sakuna. Kung sabihin natin mga pangyayari ng sanlibutan tulad ng lindol sa Syria at saka sa Turkey is libu-libu ang patay. No? So yung mga kapatid, dahil po sa awa ng Diyos, mayroon man nangyari ng mga kasakuna, pero iniwas ng Diyos po sa atin. Kaya to God be glory sa kanyang kabutihan, dahil po binabantayan po tayo niya. Sapagkat ang Diyos ating pinaglingkuran, hindi po siya umiidlip. Ayon po sa Psalms 121 verse 4 up to 8, na sa ating pag-alis, sa ating pagbalik, ang Diyos po ang kasama natin. At ang Diyos, mga kapatid, ating pinaglingkuran, hindi po siya umiidlip. Kahit na kung sabihin natin ngayon, natutulog tayo ng 4, 5, 6 na oras, kung waluman, ang Diyos ang nakabantay po sa atin. Kaya inatin talaga magantihan. Wala po tayong mga batid na sabihin natin ikatumbas. Wala kang ikatumbas sa kabutihan ng Diyos, no? Sa bawat araw, tayo po ay sinasamahan niya sa daan. Ayon po sa Psalms 91 verse 11, magpaunan ko ng anghel sa daan mo upang ingatan ka. Now, kahit sa lakad, saan man tayo papunta, kahit tayo po nagbibiyahe, nagmamaniho po tayo ng sasakyan, kasama po natin mga tao na dinadala, so to God be glory na sa kanyang kabutihan ay iniwas po tayo sa mga sakuna. Sapagkat ang mga pangyari, sikas lang po yan, mga kapatid. Hindi mo talaga malaman, sikas lang po. Minsan po ang sikas ay kumakalas po ng buhay, no? Kasi isang bangga lang po yan, kung mapuruhan ka talaga, patay tayo. Pero sa awa ng Diyos, na tayo po ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos, kahit saan tayo paruroon, ang sabi niya sa Husway, Kabanata 1, Talata 9, di ba sinabi ko sa iyo, huwag kang tatalaw, magpakatapang ka, huwag kang malupaypay, sapagkat ako'y kasama mo saan ka man paruroon. So lamang tayo, mga kapatid, saan tayo paruroon, kasama natin ang Diyos. Kung sa ating lakad sa bahay, pag-alis sa bahay, ating mga magulang na iwan, tayo po mag-isa. Pero ang Diyos po, kasama natin. Hindi tayo kaagad masakluluhan sa ating mga magulang, sa mga sakuna, kung mga pangyayari. Pero ang Diyos, kahit saan tayo, siya ang saklulo natin. Kaya mga kapatid, napakaliwanag po na Biblia. Ito po talaga ay ating pinapahayag kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos. Hanggang ngayon, mga kapatid, ay tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo mamuhay ng mapayapa, may pag-asa po ng kaligtasan, sapagkat malapit na ang kanyang pagparito. Ay po niya, ay sa sinabi po sa bayag in chapter 16 in verse 15, kung kabanata 16, talata 15, ako'y darating na, hindi magtatagal. Mapalad siya nag-ingat ng kanyang damit. Mapalad siya nag-ingat ng kanyang damit. Mga kapatid, ang damit natin sa salimutan, ito po ang pagkaging matuwid. Pamumuhay na matuwid. Mapalad siya nag-ingat ng kanyang damit. Ibig sabihin, habang na namumuhay tayo ng matuwid dito sa salimutan, yun po ang damit natin na ating isuot sa araw ng kasalan ng kordero. Na yan, mga kapatid, yun na po ang pagliligtas. Isasama na tayo sa kanyang kalatian. Yan na po ang malaking handaan ng ating Panginoon Jesucristo, na makasama na tayo dyan, kasama ng bagong langit at bagong lupa na inanda niya para sa atin. Ito ang pangasawa ng kordero, ang paraiso, at tayo ang mga anak ng Diyos, na sinasabi sa manaklat sa John chapter 1 verse 12, sa lahat na sumampalataya at tumanggap ng kanyang pangalan, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan, maging anak sila ng Diyos. So pagtanggap natin sa pangalan ni Jesucristo sa bautismo, ay tinanggap tayong mga anak ng Diyos.
napatunayan po yung mga kapatid sa Mateo 3D City na ang sabi po ng Panginoon sa kanyang anak, ito ang aking anak na hinirang, labis kong kinulugdan. So pagkatapos ng bautismo ng Panginoon Kristo mga kapatid, ay pinatunayan talaga ng banal na Espiritu na confirm po, no, galing sa langit ang tinig na nabautismo na po ang anak ng Diyos ni John the Baptist sa Mateo Kabanata 3, talata 16. Kasi umahon sa tubig natapos ang bautismohan, bukas ang langit. At ang Espiritu Santo pumatong sa kanyang balikat. Then sa verse 17, at isang tinig sa langit nagsasabi, ito aking anak na hinirang, nalubos ng kinalugdan. Saan tayo maging anak pagkatapos ng bautismo? Kaya mga kapatid, napakaliwanag po, bakit tanggapin natin ang bautismo? Sapagkat dito tayo naging anak ng Diyos at napatawad na tayo sa ating makasalanan. Ito tanggapin na anak ng Diyos kung makasalanan na pa po tayo. Kung dahil sa bautismo na yan, ay tinanggapan tayo ng Diyos maging anak niya. Kaya sana mga kapatid, mag-isa po tayo sa bautismo na ito. Itong pangalan ni Kristo mga kapatid na ating pinapangaral, na ito po yung nagpapatawad na ating kasalanan, at nanugasan na po tayo sa ating makasalanan, ay tinanggap tayo mga anak ng Diyos. So magitan po ng ating Panginoon Kristo po. Yan po yung sinasabi sa Ephesians in chapter 1 verse 4 na ginawa tayo mga anak mula pa ng pasimula, hindi pa tinatag ang sanlibutan, inirang na tayo upang maging anak niya sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Now, sa magitan natin po Kristo mga kapatid na tinutukoy ng mga anak. Kaya sa bautismo pala na ating tinatanggap, ito nagpapatawad na ating mga kasalanan at diyan na tayo mga kapatid, mayroon tatak na tayo sa ating noo na tunay na tayo mga anak ng Diyos. Kasi ang pangalan niya, mga kapatid natin tinatanggap, matatak po sa atin noo yan. Yung po mga kapatid ang nagpapatawad at nang nagpatawad na niya, may tatak na po sa noo. So mga kapatid, darating ang panahon, ang kagipitan ng sanlibutan, na kung darating man ang mga pagsubok sa buong sanlibutan, ang mga anak ng Diyos, talagang protektado talaga ng Diyos. Kasi ang anak niya, ang anak ng Diyos, na kanyang pinatunayan, dito po sa pamagitan ni Apostol Mateo, na sumulat po, dito po sa Mateo 3, Kabanata 3, talata 15 hanggang sa 17. So, sa 15, si John the Baptist ay sinalanta niya ang Panginoon Kristo po. Ang sabi ni Baptist, Panginoon, ako ang dapat mong bautismuhan. Ngunit ikaw magpubautismo sa akin. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mo mangyari ito. Ang sabi kanya ni Baptist ng Panginoon Kristo, hayaan mo mangyari ito. Sapagkat ito narapat upang matupad ang kalooban ng Diyos. Na ang batismo palang gamit na ganapin natin kalooban ng Diyos. So hayaan mo, ang sabi ng Panginoon kanya ni Baptist, hayaan mo maganap mangyari ito ngayon. Sapagkat ito kalooban ng Diyos. So ang bautismo kalooban ng Diyos, hindi kalooban ni pastor, hindi kalooban ng sarili mo na nagpabautismo ka sa kalooban. Hindi po, ang bautismo na ginanap natin, ito'y kalooban ng Diyos. Kaya hindi pinito ayawan. Pero mag-ingat tayo mga kapatid, dahil ang bautismo din ay gumanap ang sanlibutan na hindi bautismo na apostolis para iligaw ang ating pananampalataya para hindi mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang sanlibutan mga kapatid, dalawa ang bautismo. Bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang bautismo ng apostolis sa pangalan ni Jesucristo. Now, saan ito ang tama? Mga kapatid, bigyan natin ito ng konting, sabihin natin, clue at ating ipaliwanag ngayon. Nasaan ang tama nito? Bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak na Espiritu, bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Now, mga kapatid, ipaliwanag natin ito kasi kailangan natin ito paliwanag. Now, ang Mateo 28:19, ang sabi ng Panginoon, magsiyaon kayo sa buong bansa, turuan niyo ang lahat, at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo. Ayan mga kapatid. Now, sa verse 20, Mateo 28:20, at turuan niyo sila sa lahat na sinasabi ko sa inyo upang ganapin nila. At ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Now, magturo sa atin, hindi si pastor, hindi ako. Ang magturo sa atin ang mga apostol. Paano tayo susunod at paano magkapareha po ang ating gawa sa mga apostol. Sapagkat kung mag-iba tayo sa mga apostol, mga kapatid, maging sumpa po tayo. Tandaan po natin, si Apostol Pablo sumulat sa Galacia in chapter 1, kabanata 1, talata 8 hanggang sa 9. Kahit kung kami,
o mga anghel man na mula sa langit na mangaral magandang balita, iba sa aming pinapangaral, maging sumpa. Inuulit ko ang sabi sa verse 9, Galacia, Kabanata 1, Talata 9. Inuulit ko, kahit anghel kung kami, napaparito na mangaral magandang balita, iba sa aming pinapangaral, maging sumpa. Na mga kapatid, alam ba natin ang mga sinumpa saan papunta? Mateo, Kabanata 25, Talata 41. Ang sabi ng Panginoon, at sasabihin ko sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin mga isinumpa, doon sa apoy hindi mamatay, na para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Na ang mga sinumpa pala, doon sa apoy hindi mamatay. Mga kapatid, dapat iwasan natin maging sumpa tayo dahil papunta pala ang mga sinumpa sa apoy hindi mamatay, na para sa Diablo at ng kanyang mga anghel. Bakit may sinumpa tayo? Dahil iba po ang ating pagpaliwanag, iba ang ating pagsunod ng Biblia. Now, ang Mateo 29, balik tayo. Mateo 29, magsiyaong kayo sa buong bansa. Turuan nyo ang lahat. So, walang absolute po dito, ha? No? Lahat talaga. Ang magturo sa atin, apostolis, mga kapatid. Hindi po si pastor, hindi si father, hindi po ako. Apostolis po ang magtuturo sa atin. Kaya itong ating pinapangaral, mga kapatid, apostolis talaga ating sinusunod. Na ang bautismo na ito, mga kapatid na utos, nagawa ito doon po sa Acts 2:38. Nang tumayo na po si Apostol Pedro sa madla, doon sa panahon ng Pentecost, ay tinuro niya ang bautismo na ito. Ang sabi niya, magsisi kayo. Ano tinuro ng apostolis? Magsisi. Sa pagsinabi ng Panginoon, turuan niyo ang lahat. So ang turo ni Apostol Pedro, magsisi kayo. Yun po ang turo. Magsisi kayo. So, yun din ating pinapaliwanag at ating pinapatuloy ang salita na yan, magsisi kayo. So magsisi na po tayo at magpabautismo kayo. Yan po aral, ha? At magpabautismo kayo. So anong kaibahan ng sinabi sa Mateo na turuan nyo ang lahat? So itong turo na ito, ang sabi sa Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo. No? At magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong makasalanan. So ito na po, na open na po ang bautismo dito. Sa Acts 2:38, na open na po. Pero ang aral niya, magsisi kayo. Yun ang aral. Kasi ang sabi na po, turuan niyo ang lahat at bautismuhan sila. Ang sabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo. Yun pala ang turo na dapat ituro ni Apostol Pedro, pagsisi. Kasi dinugtong niya yun. Magsisi kayo ang bawat isa sa inyo at magpabautismo. So na-open na po ang bautismo. Anong turo? Magsisi. Magsisi. At magpabautismo. Ngayon, iba-ibang paraan yan ng pagsisi. Kung kumpisal, no? Kumpisal kasi yan, pagsisi. Kumpisal. Ngayon, ang kumpisal, ang pagsisi, mga kapatid, may kaibahan po ng paliwanag at pag-aral. May pagsisi, punta ka sa simbahan, doon ka magsisi sa simbahan, pero walang bautismo na ganap. Kaya ulit-ulit ang pagsisi na yan kasi walang bautismo. Pero ang bautismo, ang pagsisi na totoo, sinasamahan ng bautismo. Yun ang ibig sabihin. Now, mayroong pagsisi na walang bautismo. Hindi po yan tama na pagsisi. Kasi ang pagsisi, sinasamahan ng bautismo. Magsisi kayo at sumay at magpabautismo. So, pag nagsisi ang tao, ito'y pinatunayan ng bautismo. Pinapatibay ito ng bautismo sa tubig ang pagsisi ng tao. Sapagkat ang tubig naghugas. Naghugas. Kaya tama si Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang ipagkaloob na Espiritu Santo. Na yan mga kapatid ang totoo. Yan na po ang pagganap ng Mateo 28:19. Na sinabi ko na nga ang inutusan mga apostolis, labing isa po sila doon nakatayo. Wala naman si Judas. So, labing isa sila. Turuan nyo ang lahat. Kaya, kung gusto man natin na makiisa na po si biyaya na ito, itong grace na ito, huwag tayo mag-iba sa apostolis. Huwag mag-iba sa apostolis. Sapat kung mag-iba tayo, sumpa po ang kantungan natin. Kasi walang kapatawaran pong ibang bautismo. Kasi dalawang bautismo ngayon. Ang bautismo ng Father, Son, Holy Spirit, hindi po yan gawa ng apostolis. Yan ang gawa ng sanlibutan.
na nagliligaw minsan, mga kapatid, sa ating pananampalataya, akala natin may botis muna tayo, yung pala hindi ka patawaran. Kasi botis muna sa libutan yan. Kasi ang botis muna apostolis, doon sa Acts 2:38. Ang botis mo nila sa Mateo 28:19. Hindi po yan ang pagganap, yun po ang utos na dapat ganapin na apostolis para turuan tayo na apostolis paano ganapin ang Mateo 28:19. Ang sinabi sa verse 20, Mateo 28:20, at turuan nyo sila sa lahat ng inutos ko sa inyo upang ganapin nila. So ang ganapin natin ang gawa ng apostol. Ngayon, ang Mateo 28:19, hindi po yan paggawa. Sulat ni Mateo yan na siya po ay kasama doon ng 11 apostol. Yan po mga kapatid na ibig sabihin na pag-akyat sa langit ng Panginoon, ang sabi niya sa Lucas 24:49, maghintay kayo sa lugar na ito hanggang na ipadala ng Ama ang kapangyarihan na ipinangako sa inyo na itong Espiritu Santo mga kapatid. Ayon po sa Acts chapter 1 verse 8. Subalit, pagdating ng Espiritu Santo na magbigay sa inyo ng kapangyarihan at kayo magpahayag sa akin mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhan ng lupa. E bakit ngayon marami kasi namumarunong na nais nila apostolis, lagpasan nila at sila na ang mamarunong, mantala ang Biblia na binabasa nila sulat ng mga apostol. Pero kung ibis mo sa gawa, malaking kaibahan po no sa araw ng mga apostol. Yan, mag-ingat tayo. Huwag tayong magpaligaw kasi ililigaw talaga tayo kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. So kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ang katotohanan mga kapatid, ang pupalaya po sa atin. Kaya maliwanag ang Biblia, hindi po mga kapatid tayo gagawa ng mga gawa-gawa lamang. Hintayin natin ang Holy Ghost na panahon ng Pentecost na tumayo na si Pedro, diyan na po nag-umpisa. Ang sabi ng Panginoon, utusan nyo sila, turuan nyo ang lahat. So yung utos na yan, magsisi kayo. Yung palang utos na dapat ipaliwanag ni Apostol Pedro sa araw ng Pentecost, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo. Bawat isa. So hindi po sinasabi na yung mga tao na tumatanggap lang. Bawat isa talaga. Kahit hindi mo tanggapin, dapat mo tanggapin sapagkat bawat isa. Kung makasama ka ngayon sa aral ng mga apostol, kasama ka dito. Kasama ka dito kung makarinig ka ngayon ng salita ng Diyos, kasama ka dito. Ang tanong, bautismado ka na ba sa pangalan ni Jesus? So kung wala, dapat ka na magpabautismo. Magsisi ka na at ang tubig, doon ganapin sa tubig ang bautismo sapagkat ang tubig, simbolo ng paghugas. Ayon po sa Ephesians in chapter 5, 26-27. Na sa magitan ng tubig ng bautismo, ihayag ang Iglesia ng Diyos sa kanyang harapan na dalisay, walang dungis, walang kapintasan. Ito ang bautismo ng mga kapatid na tawag na paghugas na ating karumihan at nagpapatawad ang pangalan ng Panginoon sa ating makasalanan. Yun po mga kapatid sa Ephesians 5, chapter 5, verse 26-27. Upang ihayag at iharap sa Diyos ang Iglesia na walang dungis, walang kapintasan at walang kulubot. Tayo po yan, hindi po simbahan ng Iglesia kasi ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Yan ang Iglesia ng Diyos na tinutukoy, hindi po yung simbahan. Kasi simbahan, bayad lang yun lang po yan. Mateo 21:13. Ang simbahan, bahay dalanginan. Ang Iglesia ng Diyos, itong katawan natin, sapat ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Yan ang Iglesia ng Diyos. Ang simbahan, bahay dalanginan natin. Yun po ating simbahan. Pero ang Iglesia ng Diyos, ang ating katawan, ayon po sa 1 Corinthians in chapter 3, in verse 16. Hindi ba inyo alam na iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Kapatid, ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Kaya huwag natin sayangin ang pagkataon mga kapatid. Kailangan natin malaman ang katotohanan, ating katawan pala, templo ng Espiritu Santo. Yan ang ibig sabihin. Dapat mga kapatid, alam natin ito, na ating katawan, templo ng Espiritu Santo, at ito mga kapatid ngayon, ang ating ginagawa, patuloy tayo sa pag-aaral ng Biblia, at ating pinapangaral ang katotohanan, kung ano talaga ang tunay na Iglesia ng Diyos. Ang Iglesia ng Diyos mga kapatid, itong ating katawan, no? Hindi po ang simbahan. Ang simbahan, bahay dalanginan. Ayon po sa Mateo 21:13. Ang sabi ng Panginoon, ang bahay dalanginan na aking Ama, ginawa niyo lungga ng mangnanakaw. So ang Jerusalem, na pumasok ang Panginoon sa Jerusalem, nakita niya doon ang nagtitinda ng mga kalapati, mga karniro, mga tupa,
mga iba-ibang klase. At ito po ay hinagis ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, ang bahay dalanginan na aking ama, ginawa niyang lungga amang nanakaw. So ang simbahan pala, bahay dalanginan. Ang iglesia ng Diyos, ito ating katawan. Kasi ang Diyos po, hindi po nanahan sa gawa ng tao. Ang Diyos nanahan po sa ginawa niya. Ito ating katawan, siya ang gumawa dito. At ito mga kapatid, ati talagang tuklasan ang katotohanan na hindi pala relihiyon, hindi simbahan ang iglesia ng Diyos. Tayo, lahat na nakiisa sa kanyang kamatayan, may tatak na po tayo sa atin noo na itinatawag iglesia ng Diyos. May palatandaan mga kapatid, may tatak sa noo natin. At ang tatak na yan, na nabautismo na po tayo, ang sabi ni Apostol Pedro, at tatanggapin yung ipagkaloob ng Espiritu Santo. Ipagkaloob, pag ipagkaloob, daladala mo yan. Ipagkaloob kasi, ipagkaloob, daladala natin yan. Yan mga kapatid, ang tatak sa ating noo, ang pangalan ng ating Panginoong Espiritu. Yan mga kapatid, ang ibig sabihin ng Biblia. No? Kaya alam natin ngayon, kung ano pala ibig sabihin, ano pala ang iglesia ng Diyos? Hindi po simbahan kapatid, hindi po relihiyon yan. Hindi relihiyon ang iglesia ng Diyos, hindi simbahan. Tayo po ang iglesia ng Diyos, itong ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ayon po sa sulat ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi ba niyo alam na inyong katawan, templo ng Espiritu Santo? Bili na tayo, sabi sa verse 20, bili na tayo sa isang halaga. Kamatayan po yan ng Panginoon ang nagbili sa atin. Hindi po mga kapatid, ang ating pagsisikap, ating pagkamatawid, hindi po. Ang dugo ng Panginoon maging matawid tayo dyan. Yan mga kapatid ang totoo. No? Dugo ng Panginoon ang nagtawid sa atin, hindi po ang ating gawa. Gumawalan tayo sa utos ng Diyos at dito tayong matawid sapagkat ginawa natin ang utos ng Diyos. Kaya dapat natin malaman, mga kapatid, na ito pala ang totoo. Hindi simbahan, hindi relihiyon ang iglesia ng Diyos. Tayo, sapagkat sinabi na mananaklat sa Episo, Kabanata 5, Talata 23, na ang iglesia ng Diyos ang kanyang katawan. Ang iglesia ng Diyos ang katawan ni Kristo. Sinabi po sa Colossians chapter 1, verse 18, na ang iglesia ng Diyos ang kanyang katawan. Sa verse 24, sa Colossians chapter 1 verse 24, ang iglesia ng Diyos kanyang katawan. Now, mga kapatid, ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, kayo ang katawan ni Kristo. Sino? Tayo. So tayo pala ang iglesia ng Diyos, tinutukoy dito. Hindi relihiyon, hindi simbahan. Dapat malaman ang katotohanan mga kapatid. Panahon na po na magising na po tayo para huwag tayong maligaw na ibang tao na sama-sama sa reliyon inangkin iglesia ng Diyos, pero hindi po totoo yan na ang reliyon iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos, itong ating katawan na kanyang ililigtas. Tayo po binili ng kanyang dugo. Ayon po sa Gawa chapter 20 verse 28 na ang iglesia ng Diyos binili ng kanyang dugo. Tanda po natin, ang Biblia po patunay na ang dugo nagpapatawad. No? Ang dugo nagpapatawad. So ibig sabihin, mga batid, tayo pala at tinutukoy na binili ng kanyang dugo ang iglesia. So, walang kasalanan ng simbahan. Tandaan po natin, walang kasalanan ng relihiyon. Ang tao may kasalanan. Yan ang ibig sabihin na tayong tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Kristo, napatawad na po tayo, yan po tayo nakakamit ng kanyang dugo. Yan po totoo mga batid na aral na ang Biblia na sana po huwag tayong magpaligaw. No? Huwag tayong magpaligaw mga kapatid ng aral ng mga tao na hindi po ito'y kalooban ng Espiritu Santo. Marami nag-angkin ng Iglesia ng Diyos, marami nag-angkin ng relihiyon, pero mga kapatid, sinabi ko na sa inyo, tayo ang katawan ni Kristo. Ayon po sa 1 Corinthians in chapter 6, mga kapatid, na in verse 15, na tayo ang kabahagi sa katawan ni Kristo. 1 Corinthians chapter 6 verse 15. Tayo ang kabahagi sa katawan ni Kristo. E tayo pala ang kabahagi, hindi simbahan. Ang simbahan, may dalangin na lang po natin yan. Kapag nagsimba tayo, nanalangin, nagpasalamat sa Panginoon at ating ginagawa. No, ginawa natin ang kanyang mga salita sapagkat tinuturuan tayo sa kanyang salita. Tandaan po natin mga batid, hindi pa huli ang lahat at dapat alam na po natin ang katotohanan na iglesia ng Diyos pala, hindi simbahan, hindi reliyon. Kahit sinong huwaan ng kalooban ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. So, hindi po magawa ang simbahan, hindi po gagawa ang reliyon, ang gagawa po ikaw at ako, ang gagawa po ng kalooban ng Diyos para makapasok tayo sa kalahatian ng ating Panginoon. Yung ibig sabihin ng Biblia mga batid, no? Hindi po
hindi po tayo maligaw na salimutan kung na sa ating katotohanan. Kahit anong relihiyon man salimutan, hindi ko sinabi na ang relihiyon mo mali. No, hindi po sinabi ako ang relihiyon na tama. Hindi po. Ang pagsunod lang po ng salita ng Diyos ang magpapatunay kung paano tayo magkakamit ng kaligtasan. Ito po'y hayag na po sa araw ng pagparito ng Panginoon. Maliwanag ang Biblia, mga kapatid. Napakaliwanag po ng Biblia. Bye-bye. Sige. Napakaliwanag po ng Biblia, mga kapatid, na ito po ay pinatunayan ng banal na Espiritu na ang Iglesia ng Diyos hindi relihiyon, hindi po ito, mga kapatid, simbahan. Ang simbahan, bahay dalanginan, ay po sa pagpatunay ni Panginoon Kristo, mga kapatid, sa Matthew 21:13. Ang bahay dalanginan ng aking ama, ginawang lungkot ng mga nakaw. Hindi sinabi, ang Iglesia ng Diyos, ginawa niyong mananakaw, ginawa niyong lungga ng mga nakaw. Hindi po, hindi sinabi Iglesia ng Diyos, ang bahay dalanginan. So kapag nagsimba tayo, nalangin tayo ng pasalamat sa Panginoon para pumatuto tayo sa tamang pumuhay. Sana mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa. Hanggang may pag-asa pa tayo ngayon dahil na dito pa sa atin ang liwanag, gamitin na po natin ang mga panahon para po sa ikapupuri ng Panginoon. Ang sabi ni Apostle Pablo, 1 Corinthians 6, verse 20, bili na kayo isang halaga, kaya gamitin ang katawan para sa ikararangal na ating Panginoon. Hindi po sa ating sariling kagustuhan lang, sariling natin na kapakanan, gamitin ang katawan, kundi gamitin ang katawan para po sa ikararangal ng Diyos. Sundin, ituro natin ang tama na pamuhay at huwag natin hayaan, mabaliwala lang po ang mga salita ng Diyos natin na pakinggan ngayon. Sana malaman na po natin katotohanan. Hindi pala maangkin ang relihiyon, hindi maangkin ang simbahan na ang Iglesia ng Diyos, mga kapatid, na tutukuin dito. Tayo pong lahat na gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang mga anak ng Diyos na tinatawag na kanyang katawan na siyang Iglesia ng Diyos. Mga kapatid, napakaliwanag po ng Biblia. Sana matutunan po tayo sa bawat araw na ating pamuhay. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na itong salita ng Diyos na ating napakinggan ay masayang lamang. Sana po ay ipagkaloob ng Diyos ang pangunawa at magsisina po tayo sa ating makasalanan at ito'y patunayan sa bautismo, sa tubig, hindi po sa simbahan, kasi ang bautismo sa ilog ginagawa. Hindi po sa simbahan, hindi sa tub, hindi sa swimming pool, ang bautismo sa ilog na dumadaloy. Ito'y simbolo ng pag-alis na ating mga karumihan at nagpatawad sa atin ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Yan, mga kapatid, ang nagpapatibay ang Biblia, nagpapatunay, mga kapatid. Sana mo naman natin. May umis na. Amen. 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 Ayan, mga kapatid, no? Napakaliwanag po ng Biblia. Napakasing anak ko. Napakaliwanag ng Biblia, mga kapatid. Huwag tayong maligaw talaga na sabihin, ah, kami Iglesia ng Diyos. Huwag kayong maniwala dyan. Ganun ang Diablo, madali mangangkin. Pero ang totoo, ikaw, Iglesia ng Diyos. Sunin mo lang. Sunin mo lang ang salita ng Diyos para itutukoy tayo, Iglesia ng Diyos. Mga katawan. Mga katawan tayo, sabi po ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, kayo ang katawan ni Kristo. Kayo ang katawan ni Kristo. Hindi sabi, yung simbahan ang katawan ni Kristo. Kayo ang katawan ni Kristo. Tayo pala yan, mga pati, natukoy dyan, na Iglesia ng Diyos, ang naging masunurin at gumaganap ng kalooban ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, mga anak lang ang makapagmana sa kanilang langit, hindi lahat, mga pati, na umaasa. Hindi lahat na umaasa ay magkaroon nito. Kasi, ang basihan nito ang gawa ng tao. Madali ang kinin kami Iglesia ng Diyos, pero dapat lang sa aral, huwag tayong mag-iba sa apostolis. Sapagkat delikado po ang kantungan natin, kung angkin-angkin tayo ng Iglesia ng Diyos para ating pag-aral ng Biblia, may kaibahan po sa aral ng mga apostolis. Sana mga kapatid, matuto tayo sa bawat araw. Sana itong ating primer na ating ginagawa, sana po huwag kayong magsawa. Araw-araw tayo nagawa ng primer para po na marami tayong matutunan ng aral ng Diyos at sa pagitan nito, matatag ating pananampalataya. Maraming salamat talaga sa inyong oras. Like and share lang po mga kapatid. No, i-like-insert lang po natin ang salita ng Diyos dahil ito po ay hindi ikaw lang ang pagkalooban ng kaligtasan. Lahat tayo ay pagkalooban ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya ng kanyang salita na inyong napakinggan. Kaya mga kapatid, maraming salamat talaga, no, sa inyong walang sawang suporta sa ating channel.
sana natin, ito po ay ginawa natin para sa ingarangal ng Diyos at sa ating kaligtasan sa araw ng pagparito ng Panginoon ay makasama tayo sa kanyang kalatian. Sana mga kapatid, sisihan na po natin, no? Pagsisihan na po natin ating mga kamalian, magbalik po tayo sa Panginoon sapagkat ito na ang panahon para mga kapatid na matutunan natin ang salita ng Diyos na bigay sa atin ng aral at magbigay sa atin ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan ito. Inayag po ito ng Panginoon para po sa atin, para hindi po tayo iligaw ng salimutan ang kaligtasan ng Diyos na itanyag po sa atin sa araw na ito. Sana po ang kapayapaan at habag ng Diyos ay suma sa atin, dahil ito lang po ang pinakamalaga mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay daladala natin saan mo tayo paruroon. Kasi itong pinakamalaga mga kapatid, no? Pinakamalaga po ito sa lahat. Pinakamalaga sa lahat ang salita ng Diyos. Ito po ating pinapangaral ngayon. Sana po ay huwag tayo magsawa sa ating premier na ginagawa. Sana po ay patuloy tayo mga kapatid na manunood ng ating mga video. Hindi ko hangat ang subscriber ninyo, hindi ko hangat ang viewers, like and share lang. Like and share lang sapagkat salita po ito ng Diyos ang pinakamalaga. Ito po ay pinagkaluban din ng Diyos ng YouTube channel para po na makaabot natin ang mensahe niya sa buong sanlibutan, para matuto tayo mga kapatid sa bawat araw ano ba ang nararapat. Papaghandaan natin ating pagharap sa hukuman ng Panginoon. Sana po tatanggapin natin ang kalayaan, hindi po kaparusahan. Kaya dapat alam natin sapagkat ang Biblia ng papatunay na iglesia ng Diyos ang kanyang katawan, ang kanyang iligtas, no? Sapagkat binili po ng dugo niya iglesia niya. So yun po mga kapatid, iglesia ng Diyos na ating katawan, na bibilihin na tayo mga kapatid, binibili na tayo sa kanyang dugo si taas sa cross. Kaya mag-ingat mga kapatid, huwag mawala ng pag-asa, patuloy lang tayo sa ating pananampalataya. At kung ano man mga kapatid ang ating mga ninanais, alam po ng Diyos mga kapatid na gusto mo maligtas. Dahil gusto mo maligtas, ito mga kapatid ang premier, ating mga short video, ating live streaming, salita ng Diyos mga kapatid, para po tayo matuto at maging handa po tayo palagi. Sapagkat ang kamatayan, makakatuklan po yan kahit natutulog ka, hindi ka makagising, kahit lumalagad ka, hindi ka na makabalik sa iyong bahay. Dahil po ang kamatayan, isang hakbang lang, kamatayan na po yan. Sulat sa Mr. David, isang hakbang, parang anino lang, isang hakbang mo lang, kamatayan na yan. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo. Sana po mga kapatid, maghanda tayo palagi. Dahil po, totoo ang sinabi ng Panginoon, isang hakbang mo lang, kamatayan na. Dahil hindi mo alam ang seconds, minuto, pangyayari ng sanlibutan, tulad ng Syria at saka Turkey. Ang Turkey mga kapatid is a thousand, libo-libo ang patay. Dahil po sa isang kislap lang, isang saglit lang, na isang yanig lang ng lindol na 7.8 magnitude, libo-libo ang patay. Mga kapatid, ganun ang buhay natin. Walang karangalan natin sa hayop. Kung paano namatay ang hayop, ganun din tayo mamatay. Kung hayop ay kinatay, patay, ganun tayo pag kinatay, patay. Kung binaril ang hayop, patay, ganun din tayo pag binaril, patay. Kung nasagasaan ang hayop, patay, ganun din tayo pag nasagasaan tayo, patay. So may hayop man na kaligtas sa sagasa, ganun tayo. May naligtas din sa sagasa. No? Ganun lang buhay natin. Kaya walang karangalan ng ating buhay sa hayop. Buhay ha? Hindi sinabi na pagkatao. Karangalan na ating buhay, walang karangalan natin sa hayop. Kung paano namatay ang hayop, ganun tayo mamatay. Kaya mga kapatid, mag-ingat na po tayo ayon po sa Ecclesiastes, Kabanata 3, Talata 19. Walang karangalan natin sa ating katayuan sa hayop. Dahil pag namatay ang hayop, ganun din tayo mamatay. At tandaan po natin, isang lugar lang ating patutumuan, babalik tayo sa alabok sapagkat nanggaling tayo sa alabok. Kaya mga kapatid, maghanda lang tayo palagi. Huwag mula ng pag-asa, patuloy sa pananampalataya, at sa pananampalataya natin, patuloy sa paggawa ng salita ng Diyos. Dahil ito po patunay na may pananampalataya ang paggawa ng salita ng Diyos. Sana matutunan natin mga kapatid itong salita ng Diyos na ating pinapangaral, na sa lubi ng Diyos bawat araw magkapagbigay tayo na aral dito sa ating YouTube channel. So i-like and share lang po natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Ito po ay naisong Panginoon lang po, matuto tayo sa aral ng Diyos, at dahil dyan ating makamtan ang pag-asa tungkol ng kaligtasan. Maraming salamat mga kapatid sa walang sawang suporta. Like and share lang po ang salita ng Diyos. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, the grace
our Jesus Christ be with you us. Amen. Amen.